Hindi. Unang tagpo ang pataan sa panahon ng Amerikano, pagkapalang ng kalayaan. Kasama ang 15 official candidates ng Mutya ng Balanga 2017. Matatandaang pagkatapos ng World War I, inilunsad nila Quezon ng Ilusan para sa kasalanan ng Pilipinas at sila ay nagpadala ng ilang misyon na naglalayong pagtibay ng Kongreso ang batas na nagkakaloob ng kasalanan sa Pilipinas sa loob ng 10 taon. Kaugnay nito, pinasilayaan ng Commonwealth Government noong Nobyembre 15, 1935 sa pamumuno ni Quezon. Natanggap ang mga suliranin sa kabuhayan, panlipunan, politika at higit sa lahat ang suliranin militar o tanggol ng bansa, ang posibilidad na masampot ang Pilipinas sa digmaan. Karamihan ay galing sa Pangasinan at Tarlac. New Year's Day, 1942. Walang selebrasyong naganap. Kung meron man, ito ay palihim at tahimik dahil sa bibi ang lahat ng tao. Makalipas ang isang oras, binok pa ng Apones ang lugar ng Hospital 1. Walang tigil ang pagbomba at noong Enero 16, naitala ang 187 major surgical operations sa loob ng 24 na oras. 5 beses na mas mataas sa bilang ng operasyong na nawitas na lugar sa Kilometer Post 155 Mariveles, na kilala sa tawag na Little Baguio dahil sa malamig nitong klima. Tinawag itong Hospital 2. At mga kagamitan, sa isang mabilis at komportabling paraan, ano't anuman ang mangyari. Ang sitwasyon sa Hospital 2 ay ibang iba sa Hospital 1. Dito, ang mga grabeng nasugat kung saan sila ay nagtatago kapag binobomba ng Hapones. Ang dating Hospital 1 ay tuluyan ng nasunog at naabo sa tindi ng pampulian ang Imperyo Hapones sa pagpasok sa peninsula ng Bataan. Inakala ng mga Hapones na magiging madali rin ang pagsakop sa Bataan. Kung naabog na yung naman ang tinuturing na pangunahing linya ng tanggulan ng USA sa Bataan, Disyembre 24, 1941, nang dumating yung mga sundalong Pilipino-Amerikano sa Abukay, kung saan itinayo ang isang malaking Mariveles na nagbigay ng matinding banta sa rear areas, ang Aglaloma Kinawan Points at ang Anyasan at Silain Points na nagbigay panganib sa daang nagdurugtong sa frontline na kinalalagyan ng kanilang supply at headquarters at maghintay ng reinforcements. Sari-sari ng black propaganda ang ipinakalat ng Hapones na lumalamuyot sa USAPE na sumuko. Ang USAPE naman ay tungkol sa magagandang broadcast mula sa Corregidor Base Voice of Freedom at inspirasyon sa kanilang pwersa. Lumutang din ang balita tungkol kay Erlinda na anila dinusta, ginahasa at pinatay na parang hayop ng mga kalaban. Si Erlinda na kumakatawan